Hello again, Water Signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Welcome again dito sa inyong reading. Aalamin natin kung ano ba yung mga dapat mong malaman ngayon. So this is another timeless and collective reading. This may or may not resonate to all. Kunin nyo lang ano yung nagre-resonate para sa inyo. Kahit late nyo ito mapanood, doesn't matter as long as nakaka-resonate po kayo. Ay, para sa inyo itong reading na to. Crosswatchers, welcome din po kayo. Basta nakaka-relate po kayo dito sa ating reading. At thank you so much dun sa ating mga returning subscribers, yung mga loyal na nanonood dito sa Pinas at sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong mga comments, well wishes, at sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Hello dun sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, please do subscribe. Tap nyo rin yung bell icon para updated po kayo every time na meron tayong bagong readings, no? At nga pala guys, kung gusto nyo ng personal or private reading, PM nyo ako sa aking Facebook page. Paki-like and follow na rin. Link at details nakalagay sa description. Kung gusto nyo naman guys ng free reading, yes or no, abangan nyo every time I go live dito sa YouTube, Facebook, or TikTok. At syempre, pagkatapos nyo panoorin ito, don't forget to like and share this video. Okay, tingnan na natin. Water signs. Ano yung mga dapat mong malaman ngayon? So, pasensya na po sa intro. I have to do that kasi we all know na hindi lang naman yung mga lumang subscribers yun nandito. Minsan may mga napapadpad po na bago. Okay? So, salamat po sa pag-unawa. Meron ka ditong sweet dream. Profession. Wow. Baka may iba dito nangangarap maging chef. Ewan ko. Oh, may right. Inducement. Move ko lang dito. Nag-i-struggle ako palagi guys sa pag-arrange ng cards. Pagsisentro, no? Pasensya na kayo. Okay, so meron ditong magre-relax lang, magbabawi sa tulog. Literal na sweet dreams. No? Iba dito, very satisfied kayo ngayon sa inyong situation. Very comfortable kayo sa inyong situation. At yung iba dito ay nakakaranas ng pagiging lazy. Yung tipong ayaw ninyo masyadong magpagod, magkikilos. Gusto nyo lang muna ngayon ay mag-break, mag-relax. And matulog. So, meron din ditong something about a profession. Expertise. No? Talent. Baka meron kayong mga hidden talents dyan na hindi nyo pa nade-discover sa sarili nyo or meron kayong alam ng mga talents ninyo na maaari nyo pakinabangan. No? Magamit. No? Yung mga nag-hibernate ninyong mga talents dyan at kaalaman. No? So, ano, make use of your talents and your expertise kung saan ka magaling. Kasi yan yung magbibigay sa inyo ng fulfillment and success. Siyempre, at pera, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan natin yung pera. So, may right. It's about a ceremony, a mystery, a magic. So, mukhang merong magic na nagaganap dyan sa iyo. Hindi ko alam kung ikaw ba yung nagpe-perform ng magic na yan, ng ritual na yan, ng spell, a ceremony. Eh, hindi ko alam. Okay? Or baka naman may ibang gumagawa niyan or nagpa-planong gumawa niyan sa iyo. It could be a protective spell. It could be a harmful spell. So, depende. Hindi ko alam, guys. Meron din ditong inducement. So, maaaring may mag-bribe sa inyo. No? O offeran kayo ng bagay para lang gawin itong certain na bagay na ito para sa kanila. In short, sinusuhulan kayo. No? Binibigyan kayo na regalo para gawin nyo ito para sa kanya, para sa kanila. Okay? Kumbaga, parang under the table. Binibili ka, parang ganun. No? Dinadaan ka sa bigay-bigay. Meron din conflict dito. So, mag-ingat kayo na mauwi sa awayan itong mga diskusyon ninyo. Baka may mga person kayong makaaway. No? Mukhang may quarrel dito eh. Disagreement na maaaring mauwi sa awayan.
magpalitan kayong salita or worse, hindi ko alam, no? Meron din something about marionette, no? Pagiging manipulative, pagko-control. So, ikaw siguro yung bahalang mag-control ng mga sitwasyon sa ngayon, no? Gamitin mo yung iyong tactics, gamitin mo yung iyong skill. Kung magaling ka dyan sa bagay na yan, so mukhang hawak mo yung sitwasyon sa ngayon, yun yung nafe-feel ko dyan sa marionette card para sa'yo. Water signs, no? So, sa tingin ko, kaya mong i-maniobra yung sitwasyon, kaya mong makontrol yung sitwasyon na yan. At saka mukhang no choice ka, mukhang ikaw talaga yung, ano, bahalang mag-handle ng sitwasyon na yan. So, tingnan pa natin yung ibang cards mo. Guys, pala kung mahilig kayo sa numbers, meron kayong 6 numbers dito. 39, 1, 18, 52, 30, and 15. Bahala na po kayo dyan sa mga numbers na yan. Wow, tumalon. So, meron kang subukan natin to. Layo doon eh. Kasi minsan guys, nag-glare. Kaya kung napapansin nyo, palagi ko inuurong yung mga cards ko dito. King of Swords. So, you could be dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Or pwede rin naman na sinasabi dyan na you have to be logical or analytical pagdating sa iyong approach, no? Na gamitin mo iyong wit, yung wisdom instead of your emotions, gamitin mo yung pagiging air sign mo. Kasi ang air sign ay magaling sa mga decision. Gawa ng action at saka decision, no? Page of Swords again. So, air sign energy again. This one, a younger person. Pwedeng mas bata sa'yo and mas bata siya sa King of Swords, obviously. So, Gemini, Libra, Aquarius na naman yan. So, dalawang air sign energy yan. Pwedeng anak mo or someone na mas bata sa'yo. No? Or pwedeng a student kasi mukhang meron ditong mga balak pang mag-aral or baka may pinag-aaral kayo or currently na nag-aaral pa lamang kayo. So, very ano to, very inquisitive, very resourceful. Magaling siya, mag-research, very observant. Baka may isang bagay na parang sinasabi nitong cards mo, kailangan mo munang pag-aralan or mangalap ka muna ng maraming information kung ano man itong bagay na ito na gusto mong gawin or pasukin. So, meron ka ring dasan. Ganda. So, may mga bagay na mabibigyan ng liwanag para sa'yo. You will feel happy, enlightened, everything will happen in your favor. No, this is a card of optimism, life, success, happiness, or even childhood. No, so maganda. Ito yung ano, feeling ko, ito yung nurturing stage para sa iyo na mag-grow kung ano man itong bagay na gagawin mo. Manu-nurture, mag-grow, mag-expand. This could also indicate a yes, so kung may tinatanong ka sa isip mo, maaaring mag-yes ang sagot. So maaaring mag-succeed ka diyan sa iyong plan, sa iyong gagawin. No? Meron ding hanged panda, the hanged man. So ito ay isang period ng stasis, pause, interruption, pwedeng a temporary stop, no? So mayroon siguro isang bagay na matitigil muna for now, hindi ko alam kung ano yan, pwedeng madi-delay. Pwedeng matitigil pansamantala. Okay? So, pwede ka rin nasa sitwasyon ka wherein nakabitin. Nakabitin ka, no? Nakabitin yung mga bagay-bagay, nakabitin yung sitwasyon. No? Pwede rin itong indication na meron na parang meron kang
marirealize dito na makakapagpabago ng iyong mindset or pananaw. So, meron din nitong Nine of Pentacles. So, enjoying the fruits of your labor kasi you are self-made. Lahat ng bagay na ito na tinatamasa mo sa ngayon, ito yung mga bagay na pinaghirapan mo on your own. Pinagsipagan mo, pinagpawisan mo. So, karapatan mong i-enjoy at lasapin itong mga blessings na yan, yung mga rewards ng mga paghihirap mo. Celebrate your victory. Celebrate mo yung success mo dahil na-achieve mo yan through hard work. Pwede rin sinasabi dyan na you are very proud of what you have achieved already in your life, no? So, meron ka rin Five of Cups. May mga bagay ka rin dito na pinanghihinayangan at hindi ko alam kung ano yun. Ikaw nakakaalam niyan, no? Pwedeng until now you are still sad or disappointed dun sa mga bagay na yan na maaring nawala sa'yo or mga pwedeng mga na-miss mo na mga opportunities, no? Tingnan pa natin yung mga dapat mong malaman. Ano pa ba yung mga ibang dapat malaman ni Water Sign? I love you. Wow! So, mahal ka talaga nitong person na ito. I love you unconditionally. O, diba? Sang kapate, kuya. I love you daw. At inulit pa niya. Hindi lang basta mahal, kundi unconditionally. Wow. Mahal ka nga talaga nitong person na ito, no doubt. I bury myself in work to forget you. Okay, so baka hindi na kayo together nitong person na to. Pero until now, mahal na mahal ka pa rin niya. And siguro yun yung mga bagay na gusto niyang sabihin sa'yo or malaman mo. And nagpapaka-busy siya sa work para lang makalimutan ka niya. Diba? Ganun ka grabe. I feel you even though we are apart. O, diba? Apart nga kayo. Baka man LDR kayo nitong person na to or naghiwalay kayo. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, mahal na mahal ka pa rin daw niya hanggang ngayon and he or she wants you. He wants you pa rin, she wants you pa rin hanggang ngayon kahit na hindi na kayo together. Okay? So, yun yung mga nakuha ko messages para sa inyo, Water Signs. I hope nagustuhan nyo to. Don't forget to like and share this video. Don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. Don't forget to like and follow my Facebook page, PM kayo doon kung gusto nyo ng paid personal reading. Yung link at titas nakalagay sa ating description. Kung gusto nyo naman ng free reading, guys, no, abangan nyo kung kailan po ako magla-live dito sa YouTube, Facebook, and TikTok. So, I wish you all the best. Take care at kita-kits po sa susunod nating reading.